Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video po tayo. At sa video na to mga kaibon, isishare ko lang sa inyo itong painakay natin. Kumbaga, i-update ko lang kayo dito sa painakay natin. Kasi ito po, na-content din natin to nung maliliit pa po sila, yung sinusubuan pa lang ng parent. Ang parent po nito, yung nasa video. Ang ID ng parent nito, Yellow Bulls, Split Opa, Split Ino. Ang kapares po ng Yellow Bulls, Green Opaline na hen, split po sa Dilyot. Ito kasing paresa natin na to, parang ang nangyari kasi nito, experiment ang ginawa natin. Sinubukan natin magbangga ng merong dugong opa at merong dugong ino and merong dugong Dilyot. Kumbaga, nagkaroon ako dito ng experiment para makita natin kung ano ba ang magiging offspring ng paresa na merong dugong ino at merong dugong Dilyot and then merong dugong opaline. So bali ito na po ang naging inakay po nila. Nagtataka lang ako kasi meron ditong dalawa ito na parang dilaw na yan. Di ko malaman kung pastel ba to or pied. So nagtaka lang ako bakit naglabas ng ganitong klase ng kulay. Kung pied man to, wala namang pied sa parent nito dahil alam ko po ang history ng mga alaga kong ibon. Wala po akong alaga na pied. So puro solid color po ang inaalagaan kong ibon. Ngayon nagkaroon tayo ng ganitong kulay. So di ko malaman kung ito na ba ang mixing ng merong dugong ino at merong dugong Dilyot at merong dugong opaline. Kasi dito kumarga sa dalawa na parang dilaw yung pagiging opaline ng tatay. Kung mapapansin nyo yung kulay niya, yan, tinignan ko mga pied, hindi siya, kumbaga, hindi talaga siya ganon ang kulay niya doon sa mga pied. And then, sa pastel naman, medyo madiin yung pagiging pastel niya, lalo na po yung isa. So di ko malaman kung dito ba nagmix ang dugong ino at ang dugong Dilyot. Meron tayong mga past video na sinasabi ko na ang Dilyot pag pinares natin sa mga ino, nagpapalinis talaga sila ng kulay. So malilinis naman yung kulay nila. Meron isang anak na akala mo talaga opaline pero Fisher po. So akala mo talaga ang pagiging malinis niya opaline pero hindi po opaline. Meron po kasing nilabas ito na isa, kunin natin yung green na talagang akala mo opaline siya pero hindi po opaline dahil po napaka sable ng kulay. So yan, mapapansin nyo talagang sable na sable po, walang dungis yung noo, wala pong kadungis-dungis yung noo nyan at napaka sable po. Kumbaga sobrang long bib yung pagiging orange nya pero pagdating sa buntot po merong rampa, meron po siyang rampa at meron pong baring. So yan po ang tinatawag na rampa, yung parang kulay na violet. Yan, para sa mga newbie, yan po ang tinatawag na rampa. So meron siyang baring, ang baring naman na tinatawag, ito pong guhit na to. Yan, yung guhit ng yan dito, bago magdating doon sa orange na kulay, bago dumating dito, yan. Ito po ang baring na tinatawag. So kung mapapansin nyo, talagang sobrang linis. Parang opaline na opaline po siya. Pero merong baring, merong rampa. Kaya Fisher po siya. So bali ang ID niya, kapag split opa, possible Dilyot, possible split ino. So yan, napakalinis po. Sobrang linis ng ulo. Orange na orange talaga. Lalo na po kung sa personal, sobrang orange po niya. Ang ganda po tingnan. So yan po ang anak
nung paresa natin na ini-experiment sana natin kung ano ba ang magiging mga anak. So ito, tingnan natin yung medyo madilaw. Itong medyo madilaw, yung kulay niya, ito parang naging kakaiba. Kakaiba yung kulay niya. Opaline siya. Opaline po yan. Tapos, parang naging pied na di ko maintindihan. Parang naging pied or pastel. Dahil po kung sa pied, tinitingnan ko yung mga kulay ng pied. Malayong-malayo naman siya. So, sa pastel naman, parang nalalapit siya doon. Pagdating sa flight feathers, parang pinaghati. Kumbaga, parang pinaghati, kumbaga, pinaghati yung dugo ng ino at ng dilute. So, yan. Yan po ang flight feathers niya. Dito, talagang gray. Akala mo pang dilute. Pero yung ibabaw, dilaw, pang ino. So, yan po. Yung flight feathers niya. Yung kulay niya, para rin pinaghati. Yung ibabaw, pang ino. Ang baba, pang dilute dahil gray po. Sa flight feathers po niya, yan. Ang dito, sa ilalim, gulay po gray. Sa ibabaw naman, dilaw. So parang pinaghalong ino at dilute. Ang pinagtatakahan ko po, nagkaroon po ng flight feathers na kulay pula. May kulay pula. Yan. Yung mga flight feathers niya dito, halos pula. So, yan. Halos pula po dito. Yung sa flight feathers niya. Yan. Yung puno, kulay pula. Dito. At dito, meron din kulay pula. So, yan. Ang kabila, ganun din po. Meron din kulay na pula. So, yan. Dito yung kabila. Meron din siyang kulay pula. So, ito kakaiba talaga yung mga kulay na nilabas. Nilabas nila. Yan. Yung isa kunin natin. Dito ako mas nagtataka sa isa na anak po nila na kulay green. Dahil po, itong anak nilang isa na kulay green, para pong naging red factor na po ang dating. Para pong naging pula na po yung dating ng anak. Itong kulay green. Ito po. Yung dito kasi, yan, sa video kasi, hindi gaanong halata na itong ibabaw niya medyo mapula. Yung ibabaw ng kulay. Pero sa personal po, talagang medyo mapula na po itong kulay ng part na to. So, yan. Hindi kasi gaanong kita kapag merong flash. Pero sa personal po, talagang medyo mapula-pula na. Yung part na dito, dito sa may likod niya. Yan, sa may likod niya. Mula batok, pababa. Medyo pula po ang kulay. So, yan. Dito lang medyo halata na medyo pumula ng konti. Yan. Sobrang diin ang kulay nito na pagka-green. Yung pagka-diin ang kulay niya na pagka-green. Yan. Parang medyo pumula na po lalo dito sa may part na to at dito sa may part na to. Parang nagkaroon na po ng ibabaw na medyo mapula. Lalo na po dito sa part ng may batok niya. Yan. Kakaiba po yung mga nilabas na kulay ng paresa natin ngayon. So nagtataka lang tayo dahil tatlo, ay apat, iba-iba yung mga kulay po nila. Dito po ako nagtaka sa kulay nito dahil akala ko nung bata pa, nung inakay pa to, akala ko talaga red factor dahil yung kulay na nilalabas puro halos pula. So nung lumaki, ito na po. Yung naging kulay lang niya. Madiin na kulay, green. And then, yung part na to, sa may likod, yan, sa may likod niyang yan, dyan lang po nagkaroon ng pula.
So napakaganda po ng mga kulay na nilabas ng paresa natin na yun. At itong parang pastel na to, meron siyang kulay pula sa flight feathers. Napakaganda siguro kung yung parang kulay pula niya sa flight feathers na buo, na naging pula lahat, siguro nakapagpalabas tayo ng red factor. Baka ito yung pagkakataon na sa ganong parisan, makakagawa tayo ng isang RF. So di natin sure. Bala ko na sanang bibiyakin ko na sana to, mga kaibon, kasi meron naman tayo naka-standby ditong CAC na pampares talaga doon sa Dilyot para makapag-provide tayo ng Dilyot. Ngayon, hindi ko muna bibiyakin. Kumbaga, bibigyan pa natin ng isang pagkakataon dahil titingnan pa natin kung ano yung ilalabas nilang kulay. Dahil napakagaling din bumuhay ng parent. Diba nung na-vlog ko po ito, sa mga nakapanood, na blinag ko yung parent nito, sila po yung sinasabi ko ron na basal na nagkaroon ng inakay na lima. So lima po ito, namatay po yung isa na daganan. So ito na po natira na apat. Basal po ang parent nito, nagkaroon ng itlog na apat at ayon, lima na puro may laman. Ito po ang nabuhay lang. So tingnan pa natin yung isa, yung maliit. Actually kinuha ko lang to. Ito yung naiwan na sinusubuan. Kinuha ko lang para gawin nating model, para ma-share ko ng maayos sa inyo. Sa kanya naman, kumpara doon, ito masyado namang madilaw. Tapos green, yung green yung ibang kulay. So sa flight feathers naman, ang ibabaw din ganon, pero ang ilalim gray. Parang ang pinaghalong ino at dilute. Dahil yung ibabaw gray, and then yung ilalim, ay yung ibabaw dilaw, yung ilalim gray. So medyo kakaiba lahat ng kulay na nilabas. Wala po talagang history ito ng pied, yung parent nito, dahil alam ko po lahat ng breeder ko. Ang pied kasi dapat, kasi dominant yan, dapat doon sa parent na parisan, parisan sa parent nila, dapat merong isang pied doon. Pero yung yellow bulls nang yon, alam ko po talaga ang pinagmula noon, wala pong pied. Dahil po, hindi po ako nag-aalaga ng pied. Noon nag-alaga tayo, pero nung bumaba yung presyo, hindi na po tayo nag-alaga. So ito po yung mga naging inakay. Talagang napakahiwaga po ng pag-aalaga ng ibon. Sobrang hiwaga. Sinasabi ko lagi sa mga past video ko, dahil may experience din tayo, na sa mga kaibon na nagtatanong kung ano daw ba ang kulay na ilalabas ng ganitong parisan, hindi po ako masyadong nagsasabi kung anong kulay ang ilalabas ng mga parisan, dahil po hindi natin alam. Itlog pa po yan. Hindi po natin alam kung ano ang ilalabas niyan. Dahil mahiwaga nga po ang pag-aalaga ng ibon. Kung anong kulay ang ilabas, magpasalamat na lang po tayo. Dahil po, biyaya po yan. So mga kaibon, hanggang dito lang talaga yung video muna natin. Natutuwa lang ako kasi na i-share ko ito sa inyo. Dahil nga sa mga painakay natin na kagaya nito, kakaiba yung mga kulay, kaya na-share ko agad sa inyo. Dahil akala ko talaga yung isa, makakagawa tayo ng RF, makakapagpalabas tayo ng RF. Akala ko RF na yung isa, kasi talaga yung likod niya talagang mapula, lalo po sa personal. So antayin natin na mag-molting to, mag-mature to, para i-update ko uli kayo. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.